Alam mo, Zen, ngayon palang ramdam na yung paghihigpit dito sa Mariano Marcos Memorial Elementary School. Noon palang kasi, Zen, no, noong mga nakaraang eleksyon, ay pupwede sana yung mga miyembro ng media na makalapit sa mga mismong classrooms kung saan nagaganap ang mga botohan. Pero ngayon palang, binigyan na kami ng abiso na meron na lamang kami designated area kung saan kami pwedeng pumirme at kumuha ng mga footage. Pero ang paliwanag naman ng Batac City COMELEC officer na si Joan Perez, ito'y upang maging maayos ang daloy ng mga botante at bilang pag-iingat na rin laban sa COVID-19. Zen, dito sa probinsya ng Ilocos Norte, nasa higit 434,000 ang registered voters. Ang Batac City naman, ang ikalawang lugar sa probinsya na may pinakamaraming rehistradong botante. Higit 6,000 ang inaasahang boboto dito sa elementary school, kabilang na sina Bombo Marcos, nanay niya si dating First Lady Imelda Marcos at pamangkin na si re-electionist Governor Matthew Manotok. Ang anak naman ni Marcos Jr. na si Sandro, sa Lawag City naman boboto. Sa ngayon, kinukumpirma pa natin kung anong oras boboto si Marcos Jr. pero sa paunang impormasyon ay malamang ay bukas ito ng umaga. Alas 6 pa lang na umaga, Zen, naka-standby na umano ang kanyang staff at media relations officer dito sa elementary school. Dahil senior citizen si Marcos Jr., inaasahang hindi na siya papipilahin sa kanyang presinto. Pero posibleng malimitahan ang kanyang security personnel para maipatupad ang physical distancing. Sa loob naman ng silid-aralan, 10 botante lamang ang maaring sabay-sabay na makaboto. Hindi naman umano kinakailangan isarado ang presinto pagdating ni Marcos Jr., kundi isasabay siya sa iba pang botante na nandoon sa oras na yun. Samantala, Zen, sa Batac City Hall naman, nadatnan namin ang mga gurong magsisilbing electoral board na kumukuha na ng kanilang election paraphernalia, tulad ng mga folders, iba pang supplies, gaya ng alcohol. Sabi nila, alas 3 pa lang na madaling araw, mamaya, andito na sila sa paaralan. Ayon naman sa COMELEC officer ng Batac City, may hinihintay pa silang thermal scanners na inaasahan ngayong araw na pandagdag sa mga gamit ng mga guro. As of today, salamat sa Diyos naman at kumpleto na tayo. We had our final testing and sealing last May 6. So, sa awa ng Diyos, walang nasira or walang nag-averya dito sa syudad natin ng Batac. And of course, kung may mga darating mang supplies, hindi na yung mga kailangan during voting. Yung mga forms, mga ballots, mga folders, marking pens, nasa treasurer na lahat. Medyo excited na kinakabahan kasi yung presinto namin, presinto ni BBM. Kami yung responsable sa mga botante kung ano yung kakalabasan at saka yung mga COVID protocols na ma-observe bukas. Kami po yung responsible doon. Zen, sa mga botanteng pupunta dito sa Mariano Marcos Memorial Elementary School, may paalala po ang COMELEC. Kailangan po lagi tayong sumunod sa health protocols. Dapat po lagi nakasuot ng face mask. Magdala po kayo ng sarili ninyong ballpen. Maaga pa lang dapat alam na ninyo ang inyong precinct number para hindi po kayo malito pagpasok dito sa paaralan. At kung sakali man, Zen, meron silang makitang anumang paglabag gaya ng vote buying, mas maigi magsumbong agad sa polis o di kaya pumunta sa tanggapan ng COMELEC sa Batac City Hall. Zen? Joyce, klaruhin lang natin, may designated area kayo sa mga media, ano, pero mako-cover nyo pa rin yung aktual na pagboto ni dating Senador Bongbong Marcos. Kasi malinaw naman sa COMELEC ano, na ang media ay pinapayagan na makita yung buong proseso ng halalan. Zen, dito sa mismong paaralan kung nasan kami ngayon, meron naman, pwede namin masilayan yung pagpasok ni Bombo Marcos dito sa paaralan. Hanggang sa pagpasok niya dun sa mismong classroom, meron kaming nakitang window sa kabilang parte nitong classroom kung saan pwede namin masilip si Bombo Marcos kapag siya'y bumoboto. Pero definitely, yung nakagawian natin na nakakapasok hanggang pintuan man lang, no? Yung mga miyembro ng media para mapicturan personally si Bombo Marcos. Yan ang posibleng hindi na natin magawa bukas, Zen. Okay, maraming salamat, Joyce Balanso.